Kamusta mga paps? Ang topic natin for today is about libel. So, ano nga ba ang mas magandang gamitin? Magaang ba? Or mabigat na bola? Totoo nga ba yung sinasabi ng karamihan na nakakadagdag ng arangkada ang mas magaang na bola? At mas matipid sa gas ang mas mabigat na bola? So, tapusin natin yung video na to. Alamin natin yung pagkakaiba ng magaang versus mabigat na bola. So, di sa video na to, ibibigay ko yung pros and cons pagka magpapalit kayo ng bola. So, hindi ako magbibigay ng specific na grams na gagamitin nyo sa inyong mga motor. Pero ibibigay ko yung mga pwedeng mangyari kung magpapalit tayo ng bola. So, pag-usapan natin yan mga paps pagkatapos ng intro. So ito nga mga paps, so nasa harapan natin meron tayo ditong ito yung makikita natin sa loob ng ating panggilid. So, meron tayong belt. Ito yung backplate, yung pinakatakip ng ating pulley. Meron tayong drive face. Ito yung ating clutch bell. Ayan. Pulley washer. Ito yung ating torque drive, center spring, at ito nga yung ating fly ball or yung bola na kung tawagin natin. So focus tayo dito mga paps dito sa bola. So ang mas magaang na bola is mas mataas ang RPM niyan. Ang mas mabigat na bola is mas mababang RPM. So ang mas magaang na bola mga paps magbibigay sa atin yan ng mas mabilis na acceleration unlike dun sa mabigat na bola or yung sa stock na bola. So, anong ibig sabihin nun? Ang pagpapalit ng bola, mga paps, is kung stock mo, halimbawa sa akin, is straight 15, ang motor ko is Honda Click. Magtotono ako or mamimili ako dun sa grams na mas malapit dun sa straight 15. Halimbawa, gagamit ako ng straight 14 or straight 13. Pwede yung mga ganong setup. By the way, ang bigat ko is 75 kilos. Ang gamit ko ngayon na bola is straight 13. Naka straight 13 ako na bola. So para sa akin, yun yung lumapat dun sa timbang ko. Okay naman siya. Wala namang nabawas sa top speed. Hindi ko lang din siguro ma-determine dahil hindi naman ako ganun ka hindi naman ako ganun ka-focus sa top speed ng motor ko. So, ang pinapriority ko kasi or gusto ko mangyari is yung magandang arangkada ng aking motor. So, kung magpapalit kayo ng bola mga paps, dapat meron kayong objectives. So, ano ba yun? Siyempre, hindi naman kayo magpapalit ng wala lang. Siyempre, kung gusto nyong mabago yung takbo ng motor nyo. Alamin nyo kung ano ba yung gusto nyo mangyari, kung gusto nyo na ba ng arangkada, kung gusto nyo na ba ng mas malakas na hatak ng motor nyo, kung gusto nyo bang tipid sa gas. Siyempre, kung gusto nyo ng tipid sa gas, I suggest na dito lang muna kayo sa stock na bola. Kasi nga, once na nagbaba kayo ng bola, or mas mataas na RPM, mas malakas yan sa gas. Pagka mas magaang na bola yung ginamit natin. Pwede rin kayo gumamit mga paps ng combination ng bola. So halimbawa, meron tayo ditong 13. Ayan, pwede natin i-combine yan dun sa 15 na bola. Ito ay 15, ito ay 13. So pwede tayo mag-combine. Ang gagawin lang natin dyan is alternate lang yung gagamitin natin. So unahin natin tong 13, next yung 15, tapos 13 ulit, 15, 13, and 15. So ganyan yung magiging itsura nyan. Pwede tayong magkombina kung adun pa tayo sa stage ng pagtotono. Pero di ko sinasuggest na magkombina tayo ng sobrang lalayo ng grams.
Halimbawa, magkukumbina ka ng tatlong 15 tapos tatlong 12. So hindi ko sinasuggest yung mga ganong combination dahil in a long run hindi yan magbibigay ng magandang performance dun sa ating motor. Dahil mas it's either mas madaling mapudpod yung mas magaang na bola or yung mas mabigat. And so kung bago pa lang tayo sa pagtotoo, no, gumamit lang tayo ng mga straight. Halimbawa, straight 14, straight 13, straight 15. Huwag tayo muna nang magkukombina ng sobrang lala yung grams ng bola. Kailan ba tamang odometer na magpalit ng bola? Actually mga paps, wala yan talagang specific na ni na odometer. Kung gusto na natin na magpalit, kung halimbawa kahit bago pa lang yung motor natin, gusto na natin magpalit ng bola, pwede naman. Kung dahil nga pagkagaling yan sa kasa or yung stock pa lang yung bola natin, medyo ano talaga yan, medyo mabagal talaga yung arangkada dahil nga dinisign yan para makatipid sa gas. So pagkalabas niyan sa kasa, medyo ano talaga yan, medyo mabagal yung acceleration. So paglabas sa kasa ng motor natin, kung bago, pwede naman natin palitan agad ng mas magaang na bola. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, huwag tayong magjump sa sobrang gaang na bola. Kung ang straight grams na bola natin is straight 15, doon ka muna sa straight 14. Huwag ka muna magjump doon sa sobrang gaang na bola. So yun nga, walang specific na odometer kung kailan tayo pwede magpalit. Kahit paglabas sa kasa, pwede natin palitan yan. Depende sa atin, depende na lang sa kagustuhan natin kung di tayo nasatisfied doon sa stock. Dahil lagi natin tatandaan, wala talagang motor na dinesign para sa atin. So pwede natin baguhin yan. Pero bago natin baguhin yon, magpa-advise tayo doon sa marunong magtono. So hindi pwede yung sinuggest lang ng kakilala mo dahil nga kahit parehas kayo ng motor tapos nagsuggest ng gantong setup. Hindi ibig sabihin nun na ano din na magaganda rin yung takbo ng motor mo dahil meron tayong iba't ibang driving preferences. Pwedeng maganda sa kanya yung ganong setup tapos hindi mo naman magustuhan. May setup ka naman na gusto mo na hindi niya naman gusto, pero same kayo ng timbang, same kayo ng motor, pares kayo ng setup, pero magkaiba yung driving preferences nyo, kaya hindi pa rin magtutugma. So I suggest na pag nagtotono kayo, dinadrive test nyo yung motor. Huwag kayong didepende dun sa sinasabi ng mga kaparehas nyo ng motor or yung mga kakilala nyo na parehas kayo ng timbang. Pwede kayong humingi ng konting idea or kumuha ng konting idea dun sa kapareho nyong motor, pero sundin nyo pa rin yung tutugma dun sa gusto nyong handar ng motor nyo, and magpa-advise kayo dun sa marunong magtono. So yun nga, kapag nagmagaang kayo na bola, and kapag nagmagaang kayo na bola, makukuha niyo yung arangkada na hindi na ibibigay ng stock na bola. Halimbawa kung straight 15, nagpalit kayo ng straight 13, mas maganda yung acceleration niyan, mas mabilis yung umarangkada yung motor niyo. Kumbaga yung arangkada niya mas maganda. Ang cons lang nun, kung medyo racing kayo, mababawasan talaga yung top speed ng motor nyo kapag mas magaang na bola yung ginamit nyo. So yun yung pros ng mas magaang na bola. So nagbibigay ito ng magandang acceleration sa motor natin. Ang cons na lang, yun nga, kung racing tayo, mababawasan yung top speed natin kapag gumamit tayo ng mas magaang na bola. Again mga paps, bola lang yung pinag-uusapan natin. Pagka ginamitan pa natin itong center spring, ito kasi yung pinaka-kontrahan niyan, yung center spring. So focus lang tayo muna dito sa fly ball. So ang pros ng mas magaang na bola, mas maganda acceleration. So ang cons niya, mababawasan yung ating top speed. So totoo yan, naranasan ko na din yan. Nag-kombina na ako ng mas magagaang na bola. Maganda yung acceleration niya, kaso nga lang pagdating sa dulo, wala na siya, hindi na siya ganun ka dumudulo yung motor natin.
So sa mga nagtatanong mga paps, kung ano ba yung magandang setup, kung straight ba or yung combination ba na fly ball, so I suggest na doon tayo sa straight. So wag muna tayong magkukombina ng malalayong agwat ng gramo ng bola natin. So kung bago pa lang tayo sa pagtotono, I suggest doon tayo sa straight. So wag muna tayo doon sa combination. So sa mga tatanong din kung ano ba yung mas maganda, kung mas magaang ba versus dun sa mas mabigat na bola, tulad nga na sinabi ko kanina, kung objectives mo is mas magandang acceleration, gumamit ka ng mas magaang na bola. Kung tipid naman sa gas ang gusto mong mangyari sa motor mo, go for stock. Huwag mo nang baguhin muna yung stock. Okay muna yan. Huwag ka muna magpalit ng mas magaang na bola. Dahil ang mas magaang na bola is mas mataas ang RPM. Ang mas mataas na RPM ng motor is mas malakas sa gasolina. So kung stock naman ang bola mo, kung i-check mo na lang or papalitan mo rin ng stock din na 15, ipa-check mo to every 5,000 odometer. Kung may makita ka ng kanto dyan, pwede mo na yung palitan. Ayan. Kung gusto mo namang mas magaang na bola, kahit bago pa lang yung motor mo, kahit wala pang kanto yung mga stock mo, pwede mo naman yung palitan kung nababagalan ka dun sa stock na setup. Dahil nga ang mas magbigat na bola is dinasign yan para mas makatipid sa gasolina. So yun, sana may natutunan kayo sa video natin mga paps. So next video natin, i-discuss ko naman regarding tong center spring or yung contrast spring at yung clutch spring. So sa mga bago pa lang sa channel ko, kung gusto niyo yung mga topic na regarding sa CVT or motorcycle maintenance, so please like and share, subscribe to my channel. So pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. So maraming salamat sa panonood mga paps. Mabuhay tayong lahat.